kinabang yung Martis. Nagkakaroon sila ng opportunity para makamposition ng maayos. Now, ladies and gentlemen, game number 3. Para sa laban na ito, bumalik ang Beatrix ni Benny. Carl Tizzy naman on the Martis, pero ito ang kaditan na ninakaw nila gamit ni Sanji laban kay Exord. Final thoughts sa nangyaring draft, Santi. Ang ganda nung pinick up nila dito na ano eh, na Martis sa totoo lang. Kasi parang na-force nga yung RSG na pumili ng jungler na medyo makunat. Kasi maganda ang isang Martis pag halos squishy lahat dahil doon sa decimate. Yeah. So, ma-force talaga yung RSG na mag-pick up nung, kumbaga, medyo mataas yung HP para hindi tuloy-tuloy yung chain nung ultimate ng isang Martis. Pero, Echo, right now, yung momentum kasi hawak nila parang, from the win doon sa game 2. Parang nakuha ko sa sinabi mo, parang ang ginawa ng RSG is, sige, magpakuna tayo para tumagal yung laban. Mm-hmm. Kasi may carry din naman tayo, which is outstanding. Oo, na ginamit ni Eman kanina. But this time, Echo is playing their game. This is the classic Echo pick-off game na mala super team in terms of sa pag-target ng mga single heroes. Kagat, tapos you have the Kadita. Ano yun, Midnight? Yun yung ano eh. Ang ganda ng point of bringing up ni Santi. TLDR, may sure patay kapag lumaban yung Echo. Yun nga eh. Kaya siguro kunat na lang tayo para at least masustain natin. I-overload natin kumbaga. Yun yung nag-isip ng RSG. I-overload natin yung ide-decimate ni Martis. Ang question lang kasi dito for RSG is, how long can you prolong the fight against this lineup na medyo heavy burst? Yeah. Susubok sila mag-poke this time sa top lane. Carl Tizzy, hindi tumama yung Asura's Aura. Magsiset up ang Echo this time sa banda, sa Turtle Pit. Si Sanji naman magki-clear na sa XP lane. Ito talaga yung rotation na madalas natin nakikita para mag-level 4 nga yung Roamer sa mid lane. Pero habang nangyayari ang lahat ng yon, makipagsabayan naman dito si Sanford. Okay. Tama na, abulin niya dito si Sanji. Oh. Kaso nabigyan siya ng swimming pool. Kaso nga lang lalangoy lang din kagad para nga makabalik. Oh. But Irad will secure the turtle. At tatawid pa nga doon sa jungle camp ng kabila. Kaso nga lang siya ay kaagatin. Wala talagang kawala. Kaso nga lang may talon mula kay Light. Kaya yung backup ay enough. Pero papasok naman si Nats at sila pa ata ang makakuha ng kill. A double kill para kay Nats. Oh my, sabay si Nats ang maiiwan dito. Uy. Kulang pa ang kanyang kakunata para ma-survive doon. As RSG, makukuha nila yung turtle at doon ay nagwagi sila ng bahagya sa nangyaring teamfight. Again, this is the strength of the Grok jungle. Di siguro in-expect ni Carl Tizzy yung timing ng Wild Charge into Retribution. Actually, I feel like nauna pa nga mag-retry si Carl, pero si Irad pa rin yung nakasecure nung objective na yun for RSG. And after that, medyo malalim yung pinasok ni Irad, pero well-covered up pa siya ni Light at pati na rin ni Exort. Very important yun kasi everything na nakukuha ng RSG, it's definitely favorable for them. Kasi again, remember, sila yung may hawak ng carry. Grabe, Midnight, may tinuro si Santi kanina. Ano yung tinuro mo, Santi? May nakita kang combo para sa Echo. Nakita ni Yawi na tumawid si Light dun sa maliit na bush. Pagkatapos niya mag-iron hook, kahit hindi pa tumatama, grabe yung tiwala ni Sanji na ilalagay niya agad yung second skill niya para lang pag na-hook, knock-up kagad. Rekta. Rekta patalon, no? Rekta. Pro moves. Again, this is the signature playstyle of the Orcas. Yung pick-off game. Simula nag-debut nung season 9 ng super team na in-expect ng lahat na magiging fast-paced ang kanilang galawan. Tsaka hindi lang pick-up game, yung ano, yung lagi kang highlight maker. Di ba si Sanji, nung sabi niya, okay, may hook, dapat lilipat to pagkatapos. Top 5 saves of the game. Matik dapat may ano eh. Hindi pwedeng hook lang. Hindi pwedeng si Yawi lang yung pogi sa hook na yun eh. Yeah. Dapat may follow-up. Breath of the Ocean agad eh, no? Rekta lapag agad. And ganoon ka-ready din ang RSG sa mga ganoong galawan ng Echo. Pangalawang turtle, here we go! Sobrang tapang na kinagat kagad ni Yawi ito at i-burst down na nila si Irad na kung saan ito nga talaga yung aasahan ng RSG pagdating doon sa retry. At dahil nga doon sa pick-off na yun, wala na yung contest na dapat i-worry pa nila. Vintage Echo ang ating nakikita ngayon. Ayun na Kakasabi lang natin, yung highlights ni Sanji tsaka ni Yawi, sabay nag-click. Yung utak nila na gano'n, nag-execute ng sabay. Kailangan natin. Pag flicker niya, lumalangoy na yung kadita eh. Alam na eh. Papunta pa lang yung hook, may kadita na nagda-dive in.
ilang beses na natin nakita to mula sa Echo, yung ganito kabilis. Kung ihalin tulad mo sa basketball, parang puro alley-oop. Alley-oop. Na mga plays. Walang usap-usap eh. No? Ang kinagandaan dito, walang sinyasan. Walang sinyasan. Rekta na. Ano lang, ano yung call dyan, Santi? Kung ikaw si Yawi, ano call dyan? Tingin sa akin, pre. Tingin sa akin, pre. Tatlong beses. Tatlo dapat. Kaso nga lang, tatlo lang din ang tatao sa may bandang ibaba. Pero andito na nga yung follow-up nila. Connection! Pa para nga mapatumba at magiging successful sila. But Yawi will go down in the hands of the turret. Wow. Exhort naman ang pilit de depensa pero hindi naman ito magiging enough. So, Echo pa rin ang leading sa nangyari na trade-off na yon. Pero matutuloy ang labanan sa pabitang ibaba. My God. Umuntok dito si Irad. Kaso nga lang, hindi niya tinamaan si Sanford at maghahanap pa ng gulo itong bata. Pero si Carl Tizzy naman ata ang mapapa-intercept. Naghahanap siya na pwede niyang bigyan dahil nga doon sa kanyang decimate. And this is the problem for RSG dahil enough yung pangbawas ng Echo para nga ma-set upan si Carl Tizzy. Sanji! May isa pa, pinasa! Grabe si Sanji. Pinasa tapos pinaapoy. Pinaapoy, pinainom ng tubig. Nakita mo yung ano niya? Nakita mo yung no-look play niya? Cool guys, don't look at explosions. Nako, kung naabutan mo si White Chocolate na si... nakalimutan ko yung pangalan mula sa Sacramento Kings. Napag-alat. Pero yun kasi yung medyo struggle ng RSG Slate Philippines. Paano nga ba nila mapapatagal kung yung kalaban nila lagi na rin naghahanap ng gulo? Oo eh. Parang yung tapa ngayon ng RSG ay hindi kanina ay hindi natin ngayon nakikita kasi eto na yung Echo. Ito na yung Echo na nakilala ng lahat. Echo Express, sinasagasaan eh. No? Ang hirap kasi mag-react na parang nagahabol ka sa play. Tatlo kaharap po. Nagagawin ng Echo and nakaabang kagad si Yawi. May nakafollow pa rin si Sanji. Si Sanji, parang bait na nagpapakita siya. Pati si Benny, nakaabang yan. Nagsisilbing isda, pain niya, talaga. Ayun, sabi ni Carlo, wag ka, hindi ikaw yung gusto namin. Hindi ikaw yung gusto namin target. Makaunat ka. Tsaka alam mo yung ginagawa ng Echo, sabi ni Yawi, pakita kayo, pakita kayo. Oo, pakita kayo. Pag nilalam nandito ako. Ako na. Nainip si Yawi, sabi, tayo na nga maganap. Wow. Walang gusto sumilip. Grabe. Libreng turtle para sa Orcas. Ang linis ng approach. Naku, ng Echo. Naku, Sanford, outplay! Naku mo, Sanford talaga. Pag yung Joy ang nagwala, kayang-kaya. Oh my Gold glove. Laner ang napatumba ng Echo ngayon. This is a huge problem. Oh my Tapos mag-a-attempt pa sila dito ng pasok doon sa mismong jungle camp ng mga Raiders. Yeah. Tila ba na raid yung mismong Raiders sa pagkakataong yun? The combos coming out of nowhere mula dito sa Echo. Lahat na ng pwedeng i-combo. Air combo, one-hit combo, combo routine. Ay nakikita natin sa kanila. Hindi lang yung combo na yun. Meron pa silang draft combo rito na... Kaya pala binigay ng Echo yung carry ni Eman. Sige, mag-carry ka, mag-purify ka dahil meron kaming hook. Hindi ka mabubuhay dun sa ano, dun sa Joy. Ang aga ng lane switch up nila eh. Kanina pa katapat ni Sanford yung carry. Di ba nakita natin may 1v3 pa siya kanina? And kapag naiiwan si Eman sa lane na yun, because RSG tries to contest yung mga turtle takes or yung mga skirmishes ng Echo, sabi ni Sanford, boy, mag-isa ka ngayon, purify ka lang. Kahit makipagtakbuhan ako sa'yo hanggang base, hahabulin kita. Hahabulin kita. Echo is putting on a show. 4.1K gold lead. Klarong-klaro na nagbago bigla yung dynamic ng larong to. 8 minutes with 7 kills. Exhort boots. Andiyan na. Exhort 1. 8 minutes. Parang si Exhort may timer eh, no? May timer na sa utak niya. 8.21 daw. Okay, 8 minutes. 8 minutes, dagdag assist. Dagdag gold sa assist. Midnight Santi, cooldown na naman ngayon yung mga spells na meron yung mga teams. Are we expecting another team fight? Sable. May nabuo din si Sanji na Genius One dito. Si Yawi nakapuesto na sabi niya. Dito, pero tingin sa akin. Pero tingin sa akin. Sabi ni Carl, sige pre, hook mo lang. Pero ito kasi yung mga moments na alam din ng RSG kung saan posible nakapuesto yung kabila. Conceal. Kaya naman nagpapakonceal sila dito. Pero sabi ni Yawi, uy, nag-conceal na pre. Friend, kaso nga lang si Sanji. Bibigyan niya si Eman. Kaso nga lang dito na si Sanford to the rescue. May may follow-up. At si Sanford pa rin na mamamayagpag. Kuha na kay Eman. Kung kanina siya yung deathless, siya naman ngayon yung binibigyan ng
paulit-ulit. Echo will probably secure this Lord. Wow! Na walang contest-contest dahil lang sa ginawa nilang yun. May tore na sa baba. May Lord bang kasama? Nakuha sabay ba si Eman? Nakuha pa si Eman! Si Sanji with the bait sabay bigang flank mula kay Sanford. Medyo miscom din yung nangyari sa RSG. Light, nandun sana yung save mula sa bouncing ball. Hindi ka nakakatawid. Basta-basta kahit ikaw yung Joy, kahit meron kang CCM Unity, yung aknong dash na itinatamaan pa rin siya ng bola. Pero si Eman pumunta sa kaliwa. Sabi ni Sanford, ba't ka dyan nagpunta? Oh, dyan ka na sana sa bouncing ball eh. Dyan ka sana sa bouncing ball. Buhay ka sana eh. Pero nangyari na nangyari. At ang nangyari ay tatlong gold gold lead. Tatlong players, I mean, mula sa Echo ang merong gold lead. Mukhang bad news to para sa side ng RSG. Medyo challenging para sa mga Raiders. 10-minute mark. Napapasok sila dito ng Echo with Lord pa sa may bandang ibaba. Medyo delikado ang kanilang sitwasyon. Pero sabi ni Irad, hindi. Immune ako, boss. Bad boy. Bad boy, hook mo lang. Boy. Hook mo lang. Irad Mechanics. Sabi niya, tama, 2 seconds hook yan. Tumayo siya 2 seconds. Touch ko. Pakita ko lang yung Mechanics. Pakita ko lang. So, oh, kita ng ano yan. Nakita ng ilang libong viewers yan. Pero ayan, oh, Light! Oh my goodness, Light! With a jump sa may yakap. Tapos kagat pa mula doon sa kamila. Oh my goodness! Kaso nga lang si Eman tsaka si Light yung magiging casualty nila. Kaya medyo delikado talaga. Pero mukhang naging trade lang naman yon dahil dalawa din ang mawawala. Orca ngayon. Hindi ata makakuha ng isa. Pero nakatutok! Kaso nga lang napa-sidestep si Nats. Fighting range, fighting dalawa range. Ang bad boy ng RSG at alam na alam nila kung saan dapat pumwesto. Alam mo, kailangan ako doon sa sniper na yon. Pero Light with a beautiful, beautiful catch. Actually, dito makikita natin, ang ganda rin ng huli ni Light. This was an amazing flicker play. Pero tignan mo yung itsura nila, Yawi. Wala kaming pake. Nakita namin si Eman. Sanford, again, going in. Alam mong may gusto lang mangyari yung Echo eh. Sige, sa'yo na si Sanji. Sa'yo na si Sanji, amin si Eman. Parang ang naging call bigla ng Echo, kanina nung nakita natin na walang death si Eman, parang ngayon naka-lockdown sila kay Eman. Oh, target, eto na yung Yawi, target lock. Ay, eto na yun. Naalala ko to. Oh. Sabi ni Yawi, di mag yung magdalag ka, siyempre dito tayo kay Eman, kay Eman, kay Eman, kay Eman. Parang kina- tatlo. Eman, 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 Eman. Ganun Eman, yung call. Eman, ganun yung call. Kaya hindi rin ngayon makapeso sa Eman. This is Eman na kabaliktaran na nangyari kanina na ngayon napapansin na siya. Oo, three deaths na yung carry ng RSG. And even though sabihin natin kanila pa rin ng late game, Echo is leading by a huge margin here and capable din yung lineup nila on sniping out these tanky frontliners on the side of RSG. And kahit sabihin mong kailangan tawirin ng Echo yung mga frontliners na yun, again, ang daming bypass. Uh-oh. Una, nandiyan si Yawi. And even, kahit nga hindi sila mag-bypass eh. Yeah. Kahit yung mga nasarap na lang yung patayin natin for Echo, kaya din nila. Ang dami nilang damage dito, Santi. Even si Sanford ay parang may damage eh. Oo. Joy na yan ha. Talagang siya yung naatasan eh, na humabol kay Eman. Conceal. Pero may conceal na gagawin ng RSG. Tatalon naman si Light, napapa-stretching lang. Carl TZ, pag tinalunan nila to, maaaring may counter-attack na gawin yung Echo. Pero ang ganda ng pwesto ni Sanford, kasi anytime, pwede siyang tumawid na ready na yung electrifying beats. Kasi ire-ready niya lang yung second skill niya doon sa mga minions. But that is a free Lord. Grabe. Again, for Echo and this time, RSG, Luminous Lord ang dedepensahan nila. Yeah. Bottom lane turret nila gahibla. So parang alam mo na mababasag to eh. Binigay lang nila yung Lord ng ganun-ganun lang. Malinis yung Lord take ng Echo, pero you'd also comment RSG. Alam nila na wala ng sense. Kasi yung ibang teams, i-contest pa yun eh. Pero ang delikado kasi doon, baka pag nakuha ng Echo yung Lord, maubos pa kayo, automatically talo na kagad kayo. And RSG, nung nakita nila na hindi na reset yung Lord with the Guardian's Barrier, wala sila sa pwesto, wala rin vision at that time. Walang nakikitang info or hero yung RSG sa side ng Echo. It was a good call for them to just disengage. Kasi at least, may chance ka makapag-defend sa in-love ng base mo. Oh man, Echo. Just showing everyone na ganito maglaro ang M4 champion! The Le Champions! Owning 13 minutes
46 seconds of this game. Kumagat na nga si Awit. Tapos may follow-up mula kay Sanji. Chabomba mula kay Benny Cutie. Hindi na lang pagbibigyan pa. Nats na naging kapalit ni Sanji dito sa gitna. Habang si Exhort naman ang papaback away na. Carl TC naghahanap pa ng isa. Pero may Lord pa naman na puno yung buhay sa may bandang ibaba. At pagkawalan naman sila. Basag din yung Tori sa gitna. Apat ang magpupush sa kanila. RSG Slate will go for the defense. Pero medyo delikado. Sakto lang naman yung spawn ng minions. Pero mukhang may iba na nagbe-base lock na. Pero si Light ang pipigil sa kanila. Immortality pop. The hook will connect, but the purify also will be used. Pero yung Winter Truncheon na on point, eh di magiging sapat dahil may natirang isang minion at yung Echo pa ang makakakuha.